Sonda, ikaw, anong-ano mo? Anong analysis mo sa buong game? Pero good draft din yung si Layolo. Anong nangyari lang kasi, si Layolo gusto bumatay ng ano, gusto ng Tore. Tapos yung team payaman gusto ng hero. So, dun lumamang si Layolo. Maganda yung draft nila. Pantay lang yung draft nila ng dalawa. May pang late game, may pang early. Yung team payaman, nakuha niya lahat ng turtle. Pero to si Layolo, kumuha nila lahat. Tore, no? Tore, oo. So, sa tingin mo ko, sa pinaka naging susi sa team payaman in terms of dun sa, bukod sa gameplay nila, dun sa naging attitude nila, dun sa nakikita mo, sa naobserbahan mo, in terms of sa sila, yung ginagawa nila rito. Siguro yung sakita kasi pag nag-tournament sila, minsan natatakot sila mamatay. Siguro ngayon, nakita ko, nag-ano sila. Di sila natatakot mamatay, di sila natatakot magka-error. Kasi nga, parang siguro tournament kasi nila, hindi naman tournament to, parang, ano lang, parang game. Pero pag tournament kasi na doon yung pressure, tsaka. Pero ayun, sorry ko nawawala na sa kanila yun. So, sa madaling salita, coach, nagte-take sila ngayon ng risk. Yung pinakamaganda. Risk, yung invade, yung aggressiveness. Yan, risk taker sila this time. So, ito na boss yung sinabos dog. Ito na nag-send ng ID. So, maraming salamat sa NXP Salty sa experience na yun. Guys, maraming salamat, Boss Virus. Maraming salamat. Boss, sila boss dog sa daw, boss. Sinan ko na yung ID sa group. Ayan. Pabigay nyo na lang kay Dexty. Alam ko naman makukuha rin natin yan. So, ito yung purpose sa mga bagong dating. Inuulit ko lang. Yun po yung purpose ng stream na to, no? Kung makikita nyo dyan, ML training. Lesson number one. Pressure. To be able to perform under constant pressure. So, napaka-importante na kahit nape-pressure ka, kumbaga, nandoon yung ano, chillax mo sa sarili mo. Kasi, game. Hindi na biro to. Tingnan mo, ang nanonood sa kanila, 352,000 viewers. Dapat malaman nila yan. Guys, ang nanonood sa inyo kanina, ako ngayon, nasa 360 kanina. So, kung kayo kakabahan pa sa mga susunod nyong tournament, imposible na yun siguro. dapat hindi na. Dapat malaki na yung experience level up nila rito. So meron lang tayo konting announcement. Itong laban ng Team Payaman versus ano? Boss Dog ito. NXP Solid. Sila pinsan mo, kalaban mo. Nice. So magkalaban yung magpinsan si Rene J at sa Rain. Team NXP Solid versus Team Payaman. Best of one lang to. Championship mindset. Yan. So ang utak nyo ngayon, nasa MPL kayo, kalaban nyo NXP Solid. So manalo matalo, goods tayo dyan. Pero ibigay nyo yung best effort nyo ngayon kasi best of one lang. Wala nang dito best of three na pag natalo kayo, may next game pa. So okay na raw, guys. So Gina tayo, diretso tayo sa drafting, guys. Drafting, pasok! Para sa first ban natin, ang mag- Dibayan! First na magbaban, ang NXP Solid. Ayan, so nakikita nyo, NXP Rene J versus Team Payaman Rain. Magpinsan. Yan. Pinsang buo to, ha? Oh. The battle of the cousins. Oo, oh, talagang mag... Yung tatay ni Rene J sa tatay ni Rain. Magkapatid. So, yan. Talagang ano to? Talagang battle of mag ano to? Pinsang buo. Ang gusto ko makita maglaban si H2O tsaka si H2Yo. Yo, alam mo. H2 yo. Respect ba na naman ang ginawa dito ng Team Payaman. So maraming salamat sa NXP sa ano, pakikipaglaban sa Team Payaman. Napakalaking privilege nito dahil ano kayo eh? Takay na, nasa MPL kayo eh. Mm. Tapos pinagbigyan yung labanan yung team namin. So, maraming salamat, Boss Dogs. Malaking ano to, gain ng experience sa kanila. Alam ko manalo o matalo ang Team Payaman dito, marami kami matutunan sa inyo. Kaya maraming salamat. Pati isang palakpakan sa NXP Solid! At syempre, ano rin, i-wish din natin sila ng good luck sa MPL. Oh boys, good luck boys. Andito lang kami boys, nanonood sa inyo boys. Watching lang, boys. At syempre, palapahan din natin si Boss Dog. Congratulations, Boss Dog. Boss Dog. At syempre, si Rene J, may bagong sasakyan na. Tribute ko para sa ito, Boss Dogs. Hold up. Hold up. May tayo mag-hold up. Hold up. Ay, nalag-lag-lag talaga tayo, eh. Para sa first pick ng NXP, si Yuzong.
At sa team Payaman naman, si Xborg at si Johel. Ang gusto kong makita ang bakbakan dito, bakbakan ng magpinsan. Yan. Pero si Renny J kasi, offlane to eh. Offlaner to eh. Si ayun ba yung laro niya? Oh. Ano ba meaning ng offlaner? Sa katulad ko, hindi nakakaintindi. Yung offlaners, coach! Coach, explain! Meaning of offlaner. Yung offlaner kasi, parang ano yun eh. May mga position kasi sa Dota. Post 1, post 2, post 3, post 4, post 5. So, yung tipong... Yung side lane lang, parang side sila. Sa langit na sa taas lang. Nang mataas na goal. Naglalag ba? Apo coach, kami. Naglalag nga rin. Yung post 1, yung pinamataas na goal. Tapos yung post 2, yung pinamababa. Yung next sa mataas na goal. Kaya pababa na pababa. Yan, mga side lane, mga off lane. Off lane kadalasan mga sustain na fighter. Oh, walang ko kanig sa internet. Thank you, coach. Maraming salamat po, coach. Sa mga napakamagandang turo ninyo para sa ating mga viewers at para sa amin dito. Ngayon, alam mo na ang mga offliner. Gets ko na. Gets niya kahit di niya naintindihan. Oh, may kakaibang papalabas ata sila, Boss Dogs. Mong feeling ko, ano to, fighter panel na ano. Yuzong. Ako rin. Ganyan din nasa isip ko, coach. Pares na lang tayo. And din yung dinadrop natin ba sa ano? Sa mga nakaraan. Pares talaga tayo na nasa isip, coach. Lab, wala pa sabihan. Wala mo lang kukunik sa internet. Mag-LTE kayo lahat. Parang antakbo ng usap ni Coach Honda ngayon at saka ni Boss Kane. Talagang iisa na pagdating sa drafting. Kuwang-kuwa ko na yung takbo ng utak ni Coach. Sinasabi mo bang pwede mo nang palitan si Coach Honda? Ganun na nga. Coach, okay lang ba? Pero yung drop nila, ano eh, pang Indo to eh. Side lane na, ano? Side lane na Yuzun Chin. Pang Indo to. Napanood ko na lang. 1-2-2 to Coach, no? O panel? 1-3-1. Ah, panel pa rin. 1-3-1. Yuzong panel, tapos side lane na Yuzun Chin. Pero alam nila kung paano counterin eh. Kasi nag-pick dito yung Louis, sila Team Payaman. Kasi yun yung counter sa fighter, yung Louis. So ngayon, coach, sa hero, sa drafting, sinong lamang sa atin? Pantay lang ba o... Feeling ko pantay lang rin eh. Kasi kinounter nila ng Louis, kinounter nila ng Masha, kinounter nila ng Xbox. Nag-harit din sila. Pantay eh. Pantay, oh guys, pantay pero, to ah. Pero pag hindi naka-early to si Yuzong, may chance na, kasi si Yuzong malakas sa early eh. Tapos pag nag-late game si Yuzong, mahina na. Hindi na ganun malakas. So pag di sila naka-early tong next play, tapos nag-snowball tong lamang yung team play, team payment. Okay, coach. Magano! Okay, let's go! So yan, wala pa nagaganap, nag-uusap-usap pa sila. Ayan. Derek, doon tayo sa laro, Derek. ML na tayo, Derek. Eto na, ang inihintay ng lahat. Ang NXP Solid versus Team Payaman Pro Team. Team Payaman! Pro Team! Eto, medyo tahimik sila ngayon dito. Hindi ko alam bakit hindi sila nag-uusap-usap. Kasi medyo matindi to eh. Talagang ano to. Ibang ano to? Oo, ibang ano to. Ibang mundo tong kalaban nila ngayon. Si Coach Doggy yung Angela eh, no? Coach, tama ba si Boss Doggy to? Opo, Boss. Si Boss Doggy yung Angela. Support niya yan eh. Support nila lagi yan eh. So, ang wala ngayon dito sa NXP, si Awi. So, eto mga kaibigan, Reggie, na gusto lang. Gusto niyo, kanilang pinsan! Pinsan! Patay ka! Peace! Peace! Patay ka, peace! Binakbakan ni Renny J ang pinsan niya, mga kaibigan. Hina naman ang pinsan ko. Oh! Prinash talk! Pero eto, dito, nahuli na rito, Popol! 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 Nadali dito, nangaharit ang Popol, mga kaibigan. Kung ako dyan kay Kasin, babawi ako sa'yo, pisan. Ako, peace. Babawi ako dyan, peace. Yari ka sa akin mamaya, peace. Yari ka, peace. So, yan yung isang kailangang ma-maintain ng Team Payaman. Yung may naririnig silang ganyan. Oo. Pero yung focus nila, in-game pa rin. Kung baga sa objectives pa rin. Kung baga kahit may naririnig silang para nagtatrust to, or kahit tayo mismo,
pinagtitripan natin sila dapat. Yung sanay sila. Yung focus head nila. Head is still in the game. Tama. Huwag yes. Malayo ang utak. Tama. Huwag ka magpakain sa utak mo. Utak mo yan. Ikaw ang may-ari niyan. Yeah. Ang lalim nung pero talagang kapag diba? Nilalim pa ang pag-iintindi mo. Talagang malalim nung boy. Malulunod ka talaga. So ito. Makikita natin. Aljon. Gamit ang kanyang masya. Tamang masid lang sa paligid. Pero ito, Tamos, pinasok-pasok! Gusto mo gawin! Pero andito, kasama niya dito si Coach D, Coach Dogs, mga kaibigan, kasong alang Tower Hang. Siyempre, hindi mo basta-basta mapapasok yan. Pero dito, ayan na! Hinarangan na dito. Pero ito, objectives ngayon dito habang binabakbahan nila ang first tower dito ng bottom lane. Kung mapapansin mo dito, antak pero ito na! Ang tank ng team pa yaman ay si Johed, ha? Johed. So eto, nawala na naman kami ng screen. Grabe ang internet natin talaga dito sa Philippines. Bravo, Blue Buddy! Wala. So eto, nahuli nila dito mga kaibigan! So nahuli nila rito mga kaibigan, si Popol and Kupa, mga kaibigan. At samantala dito, makikita natin dito si Rain. Eto, dito, Coach D versus sa Hans, Xborg. Mga kaibigan, eto, umikot na rito, Xborg. Kaso, ano lang, pang-alabit lang ng bagya. Pero dito sa turtle, talaga. Dito, makikita natin sa turtle, nagkakabakbakan dito sa turtle. Eto, Dragon Form is out, nakuha rito ni Yuzong, mga kaibigan. Plus, nadali niya pa rito si Basha. Pero eto, hindi man naman papayagan din pa naman dito. Kaso nga lang, eto, out dito, patay dito si Gigi, mga kaibigan. Ang arit natin, napakasakit ng Yuzong. Grabe naman. Grabe talaga si H2. Galit na galit. H2, tinipian ni Rene J. Kaya pa yan. Let's go. Communication, nakawala kayo. Hindi kayo nag-uusap na naman. Ang nanonood sa inyo ngayon ay 333,000 tao lang naman ngayon. Oh, yan. Pero no pressure. Let's no go. No pressure. Kaya niyo yan. Championship mindset, guys. Championship, 5 million. Pag nanalo kayo dyan, 6 million kayo. Pero eto, dito, si Hans makakaligtas kaya, no? Grabe ang Yushin Shin. Grabe, napasakit. Pero eto, dito, hindi pa tapos dito si Yuzong, mga kaibigan. Pero tama na daw. Mula dito ay Kuya H2O. Pero lamang na ng 3,000. Ang Team 4K Gold. Malaki-laki na yung lamang dito. Pagdating sa pera, grabe naman. No? Grabe yung H2O talaga. Idol talaga yan. Focus lang. Dito, grabe. Hindi nabigyan. Kaso nga lang, ang sakit. Ang sakit ng Yuzong. Grabe si H2O, no? Timbanes? Timba talaga yan. Imbalicious, Stephanicious, make them boys so loco. Kanta na yun, ah. Kanta na yun, boys. Reggie ka lang. Penny J to. Boom! Uy! K! Sinagot ng K! Okay. Ay, para sa mga hindi nakakaalam, si Reggie at saka si Renny J magka-team yan dati sa Bataan. Magka-tropa, magkapit-bahay sila. Kaya ganyan sila mag-usap. Doon nag-ML si Reggie sa Reggie. Doon nag-ML, hindi, baliktad yata. Si Renny J yata ang pumupunta kayo na. Baliktad, ano ba tama? Huwag kausapin, naglalaro eh. Dudut, ano? Hindi, dudut eh. Naglalaro si Reggie sa kanila. Basta naglalaro sila magkasama. Ang late na mundo, no? Late. Magkapit bahay sila. Nakwento yan sa akin ni Rain kagabi. Magtropa pala talaga sila. Tapos pinsan pa ni Rain. Taka, ang late na mundo. Hindi nyo rin alam yun, no? Trivia yung guys, trivia. Hindi ko alam yun. Pero eto, Popol! Talaga naman dito, nginangata-ngata! Luye! Naging luya! Pero eto talaga na, pinasok na hanggang third tower. Galit na galit dito yung ano, grabe Yuzong. Ba, grabe ang aggressive nito niya. Grabe naman. Sobrang mga aggressive. Pinasabukan dito, kaso si Boss Dogs, hindi pa rin mamamatay. Napakatibay mo, Boss Dogs. Ang tindi mo. Pero eto, dito, nadali na siya ni Kuya mo, Dave. Nabigyan na.
Hasta ang standing natin, 10-5, hindi ko na alam ang nangyayarag. Lag na naman sa PC namin. Grabe yung pressure na. Grabe yung pressure na ginagawa nung next play, boy. Pero iba talaga next play, no? Talaga, ito, yun yung reason kung bakit nasa MPL sila ngayon. Tama. Kaya pinapakita nila sa inyo yung diferensya, bakit kami nasa MPL kayo wala. Yan. Yun, ngayon, ganito, dapat maging ganito kayo. Masigitan nyo kami. Yan. So dapat ang mindset talaga ng Team Payaman dito. Kasi hindi lang to basta gameplay battle. Psychological battle ang nagaganap dito. Mahirap yung laban na to ngayon. Paano ka lalaban kung ganyan ang sitwasyon mo? Paano ka mabangon? So, 17, 6K. Eto, nadali na naman dito si Aljon. Tamos and Basha naghahabulan dito mga kaibigan. Pero dumating. Ang kati. Napakakati. Ang kati nun. Talagang sabog talaga. Wala na akong masabi kundi talagang H2O talaga. Ang galing talaga. Kinatisan talaga eh. Katis kung katis. Ang galing eh. Pero bago kasi yung ginagawa nila ngayon na meta fighter. Tulad ni Yuzong, ginagawa na yun ngayon na panel Yuzong. Kahit di ko naiintindihan, oo na lang mga kaibigan. So nagbabalik tayo rito, no? So dito makikita mo naman na nagkikinto, talaga may communication sila at wala akong naririnig na ng CCC yan. Yun ang malaka. Isa yan sa values na binabaw natin sa Team Payaman. Yan yung number one na tinuro natin sa kanila. Bago sila pumunta dito. Ayaw namin mag-CCC yan. Ituring mo ang kakampi mo na kapatid. Kapatid. Pero eto, dito, nahuli ata, nangata dito si Basha. Kaya so nga lang, medyo mahaba-haba ang kanyang buhay, mga kaibigan. Pero no, no, dito, Renny Jake, tamang tipi-tipi-tipi-tipi lang sa gilid, mga kaibigan. Eto, napa-SS dito si Dave. Kaso nga lang, Harit, naka-exit na rito si Yusin Singh. Yusin Singh. Kaso nga lang, eto, yung top lane nila talaga namang hinarabas na sila. Hinarabas na sila dito, buddy. H2O, galit na galit. Talaga namang hanggang torrent pumapasok, mga kaibigan. Hindi na siya mapigilan. Grabe. Tamang regen lang siya, pero dito, gustong subukan dito ni Reggie, mga kaibigan. At nadali nga niya. Nadali nga niya. Pero naririnig mo yung attitude ng Team Payaman na kahit medyo dehado sila. Kumpiyansa pa rin. Nagbibigay sila ng komplimentan sa isa't isa. Tama. Which is napaka-importante, no? Na kahit down kayo, kailangan i-maintain nyo yung compliment instead na magsisihan. Tama. Itong mga naririnig nyo sa amin, hindi lang namin ito ma-apply sa amin, kundi sa inyo rin, sa team ng mga nanonood, di ba? Yan, tama. Pwede nyo rin ito i-apply sa team nyo. Yun ang maganda dito sa ginagawa natin ngayon. At eto nga, tinitipi-tipian na sila ni Renny J, mga kaibigan. Meow. Nawawala-wala yung napapanood namin, no? Pero nagbabalik pa rin tayo dito. Eto, nadali ni Masha dito si Popol, mga kaibigan. Huli ko na ito, Jay. Baka makuha pa. Gana, gana. Confidence. Let's go. Payaman! Buhat! Buhos! Si Kaido, pumasok na rito, mga kaibigan. Napakasakit! Grabe naman! Kaso ito, ang hinahabol niya talaga dito si ano. Hinahabol niya talaga dito, si Dave talaga gusto niya, pero may pang-exit pa rin siya. Grabe naman yun si ano. Pero si Tamos, follow up, siya naman ang pumasok. And then flicker out, mga kaibigan, with the crying sticker. Bustogi! Merci! Sige, Boss Dogs, bigyan sila ng one big loose. Nakalaro na pala ni Dudot din yan, si Boss Dog, ng basket pa tayo sa Pampanga. Kaya mabait ka, kaya mabait ka. So iba ang kumpiyansa ang pinapahita rito ng NXP talaga. Talagang sobrang confident nila. Iba, ay, iba. Kita mo. Iba. Talagang pinipitas-pitas isa-isa. Pag may nagpakita, talagang pitas talaga. Ito, madidip pa kaya ni Hans. Oo, didip niya lang. Talaga ang bukod yun, sa creeps lang. Para hindi umangat ang creeps. Kaso nga lang, ubod talaga ng sakit. Pero talaga siya ni ano, ni H2. Seminar kita mag-jawhead, Reggie. Ang dalawa magkabahay, nag-trustokan. Ang magkabahay, nag-trustokan. GG! Okay, guys.
maganda pa rin ang pinakita nyo. Okay, Boss Dogs, pasenda lang ng iyong account number. Ano nga pala, no? Putang, yung 10,000 bahay pala to. Pwede ba wag? Boss Dogs, di ba naalala ni Boss Dog? Kakaibigan tayo. Kayo magkakasama dati. So bakit ulo ko bigla? Hindi, pero dito mo talaga makikita. Yun yung reason why. Let's go! So ito, natalo na tayo, no? Dito tayo sa reflection period. Para sa bahay ni Kuya. Oh, so kailangan natin mag-reflect at kailangan natin ng humingi ng opinion ni Coach. Saan tayo nagkulang? Tama. Saan tayo may problema, may mali, ano hindi natin ginawa. Para next game, mag-a-adjust tayo. Pero... ako suggestion ko lang, maganda, unang tanongin natin yung mga players bago si Coach. O sige, tanongin muna natin yung mga players. O, walang maingay. Ano yung saan kayo tingin nyo nagka-problema? Lagka-bong game. Sino ba? Sa internet. Sino ba? Hindi kayo, kahit ano, yung internet, wala tayong magagawa dyan. Daddy Bird, ikaw, Daddy Bird. Baka sila Boss Dogs, naglalag din yun. Okay lang yun. Ikaw tingin mo, Coach, saan sila nagka-problema? Gaya nga ng unang sabi ko, yung Yuzong talaga. Mala sa early, pagka na-earlyan nila si Yuzong, makanalo sila doon. Pero pag na-earlyan sila ni Yuzong, mahirap talaga yun. Tsaka kasi ano eh, may error silang early na Yuzong, tapos yung bot lane nila, side lane nilang using Yuzong, hindi yun naman yung mag-ligtas nila sa late game. So, mahirapan talaga sila doon kasi ano eh, na-earlyan sila. Pero okay naman draft nila. Goods naman draft nila. Okay rin naman yung performance siguro, sila, Coach. Wala lang talaga siguro perverse sa mga fighter ng na early. Kukunat kasi. Tapos may ano ba? Tama. Palapakan natin. So, Coach, sa mga ganong sitwasyon, parang ako kasi ang hinahanap ko lagi solusyon eh. I mean, paano mo susolusyonan yung ganon na si Yuzong sa early game? Kailangan talagang mahuli nyo talaga siya? Ganon? Hindi, okay naman yung pick ng Harit. Kaso, si Yuzong kasi hindi naman siya makunat. Sa passive lang yan, doon siya nagiging makunat. Siguro, dapat, ano, nag-ano muna siya. Nakaharit kasi sila eh. Dapat nagpahinga muna sila ng, ano, saglit. Bumuo muna yung item bago nila bumalag. Ang nangyari kasi, nagkaroon ng crush. Kaya, nahirapan. Lagi silang nag-i-engage, Coach, no? Oo. Kasi ang objective talaga nila, bigyan nila ng space yung issue scene sa baba. Nagagawa nila yun kasi fighter mid sila eh. So si Yuzong, pag-engage ng engage, binigyan nila yung gusto nila sa Yuzong. Dapat ginagawa nila clear lang tapos counter objective. Katulad ng ginawa ng next play salty, kung papansin niyo. Yung next play salty, alam nila lugi sila sa crush. Kaya ginagawa nila sa push sila bumabawi. So naano sila na brain na micro. Na-update sila, no? Nasa psycho, tama. So, ano yung adjustment na gagawin nyo next time na nandun kayo sa situation? Kasi gusto ko marinig yung ano yung sagot nila. As a player, as a team, ano yung magiging adjustments nila base dun sa na-experience nyo ngayon? Kasi yun naman yung punot dulo nito eh. Ito yung natutunan ba? Oh, kung ang tanong mo, may natutunan ba kayo? O wala-wala lang, nagpaglaro lang tayo. Okay, guys, sino pwede sumagot? Si Ans. Turo po pag naka-early yung kalaban namin, iwasan muna namin guide na namin para makabawi. Stay lane lang yung dalawang off lane para makabawi. Para di pa basada. So, paulit nung sinabi niya, boss. Baka di narinig eh. Ang sinabi ni Aljon, ang gagawin nila, syempre next time, kapag alam nila na early yan sila, mag-iwasan nilang kumlash katulad nung nangyari kanina. At mag-iipon muna sila, syempre. Tulad din ng sabi ni Coach Honda, hanggang sa kaya na nila pumalag. Moron din to dapat to. Moron, ipa-fail lang nila kunyari si Yuzong nag-clash. Sasabihin lang nila, andun si Yuzong na sa akin, tapos ipa-fail ko to. Tapos kuha kayo ng ibang objective. Ganun yung pinaka... Kung nasan yung Yuzong, kung nasan yung lamang sigurong fighter na malakas na hindi mamatay, mahirap mamatay, sabihin nung kung sino makakita sa mapa. O, nandito sa top yung Yuzong. O, syempre, yung mga nasa mid at bottom, pwedeng maganap ng ibang objective. Tama ba, Coach? Oo, tama, boss. Tsaka ano naman yun, boss, eh. Ibig sabihin, pag nandun yung funnel, may backup. Lagi natin iisipin, pag nandun yung Yuzong, lagi yan may kasama. Kasi wala naman funnel mag-isa lagi. Wala naman funnel na ganun. Tama. Okay. Guys, noted ba yun? Kaya gusto na may paglaro nila sa mga. Hindi. Ito muna.